Yo, what's up? Good morning, mga pre. Alright, kamusta? Tagal kong hindi nag-vlog eh, no? Ano kasi, nandito ako ngayon sa Imus, no? Sa may bahay namin dati. So, yung anak ko kasi, full blast na sila, no? Face to face. So, one week na ako dito, no? Monday to Friday na yung pasok niya. So, yun, dito muna ako, no? Pag ano, mabalik na lang ako dun sa may gubat. Sa gubat, dun sa may bukid, no? So, ayun. Kamusta kayo, no? Kamusta ang buhay-buhay natin yan, no? Hindi talaga makagawa ng video pa. Dito kasi medyo maingay dito sa amin. Daming mga bata. Ngayon ay, ano, oras? Alas 6 yata. 6:30, no? So, ako lang ang tao dito. So, ayun. Ano bang topic natin ngayon, no? Ano bang pwede natin pag-usapan? Kung sa mga tao na nakakapanood na ng video ko, no? Mga ano siguro, ano nyo na yan, no? Naiintindihan nyo na siguro kung ano yung talagang nangyayari sa katawan nyo, no? Sa, kung ano yung anxiety para sa inyo, no? Kung ano yung pagkakaintindi nyo sa kanya, no? So, yun. yun, na-miss nyo ba yung ganun? So, yun. Anong topic natin ngayon is paano ba makalabas? Paano ba makawala or paano ba tayo makaalis diyan sa state mo na 'yan, no? So ayan. Intro. Ang topic natin ngayon is daan palabas. Marami kasi mga daan-daan. May daan na tuwid, may mga ganyan, di ba? Dating daan, lumang daan, mga ganyan. So, yun. Isang daan. So, yun. Mukha. Matay. Matakas sa tali. So, yun. Sa inyo na medyo siguro naiintindihan nyo na kung ano talaga yung anxiety na nangyayari sa inyo, no? Mga sintomas, pakiramdam, emosyon, no? Alam nyo naman yan eh. So, umpisa natin sa cycle, no? Ano ba yung cycle? Meron ako mga video dyan sa ilalim ng mga cycle, no? Anxiety cycle, no? Nakukulong tayo kasi dyan eh. Diba, yung sa CBT ngayon, sa thoughts, behavior, tsaka feelings and emotion, diba? Nandiyan tayo na-stuck eh. Na ang pakiramdam natin is, nandiyan na tayo, parang, wala na, nakakulong na tayo dun. Hindi na natin alam kung paano makalabas. So, ito ang point ng video natin ngayon, no? Paano ba makalabas dyan? Yung daanan, paano ba ang daan palabas dyan sa, yung sinasabi ko labas is yung recovery, no? Na nararanasan ko ngayon. So, sa inyo, sa state nyo ngayon, no, medyo litong-lito pa, no, nahihirapan pa talaga, na hindi alam kung saan ka lulusot, eh, no, hindi mo alam kung saan, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ba nangyayari to sa akin, bakit ba, hindi, ayaw tumigil, no, ayaw, kasi nga sabi ko sa inyo noon pa, ang trigger or yung mga nagpapalabas niya, hindi natin alam kung saan. Hindi natin, ano, bigla na lang siyang lalabas, no? May pangit ka ng pakaramdam, gaya nung sa mga may GERD, di ba? Hindi mo alam kung GERD ba talaga to, ano ba to, ibang nangyayari, bakit yung tiyan ko, sobrang ano na, tapos, ang bilis-bilis ng tibok ng puso, nahirapang huminga, tapos may tumutusok, yung mga ganun ba? Yung mga simpleng ano lang, very common kasi yan. Very common symptoms talaga yan. Pero ang kailangan talaga natin is maunawaan natin, no? Maintindihan natin kung ano yung talagang pinanggagalingan. So, yun. Siyempre, ang tanging gagawin mo, hanapin yung problema. Saan ba yung problema? Ano ba yung pinagmumulan ng problema? Kaya ako nagkakaganito. Ayan din ang tumakbo sa isip ko noon. Simula nung na-diagnose ako ng anxiety. So, ang sabi nung ano, sabi ng doktor, ginagawa lang daw ng isip ko. So,
Although noon pa, meron naman na akong alam about sa anxiety no. Konting-konti lang. Hindi siya ganito eh. Hindi siya ganito na talagang nauunawaan ko na ganun pala. Tapos yung may nabasa pa, accept. Acceptance. Hindi madali eh. Hindi may ano yun eh. Hindi siya ganun kadali eh. Pag sinabi nila, i-accept mo lang. Pero kung yung pakaramdam mo na sobra-sobra, no, talagang, paano kaya accept ko ganito yung pakaramdam mo? Sobrang hirap. Di ba? Parang ano eh, no? Parang hindi siya, ano eh. Hindi siya ganung word eh. Parang hindi siya ganung kadaling sabihin eh, no? Gaya ko, no? Ako nagsasabi lang ako sa inyo, accept. No? Pero pag sa pakaramdam nyo talaga, napakahirap, di ba? Alam ko yan, naranasan ko rin yan. Kaya ang maganda dyan, the best talaga is punuin nyo ng kaalaman yung isip nyo. Punuin nyo ng learnings or mga bagay na natututunan nyo tapos i-apply nyo. Itatatak nyo sa isip nyo yung mga sinasabi, mga nakababasa, di ba? Kaya ko, no? Itong mga sinasabi ko sa inyo is talagang ano na to, mga compact na to yung mga sorted na himay-himay ko na to base sa pag base sa karanasan ko, no? Although sa inyo, sa iba may mga agoraphobia, mga hirap talaga, no? Kaya yun, lalo na yung panic, di ba? Kasi takot na takot talaga sa panic. Gaya ko noon, talagang ayoko na talaga mahulit yun. Napakahirap, tapos mahal pa. Lalo pag nagpa-doktor ka, no? So yun, naiiba na naman tayo, no? Yun nga, pag nahanap mo na yung problema, no? Nangyari na ano mo na, na pasok na sa isip mo, ito pala yung problema. So meron ako anxiety, tapos itong mga sintomas na to is gawa lang ng anxiety sa akin. So paano ko ba umpisahan? So, ang intindihin mo muna is yung nararamdaman mo yan is nasa state ka. Kumbaga, state ka ng parang sensitized ka. No? Ito kasi yung ano eh, ito kasi yung pakiramdam talaga ng may anxiety. Ganito talaga yung napakahirap nito pero kaya ko to. Yun, isa pa rin yun. Isang affirmation or self-talk, no? Basta sabihin mo sa isip mo na ito lahat ng tweet, ano, gawa lang ng anxiety sa akin. Sensitized kasi ako. Hindi lang ako nakakaranas ito. Mga ganun ba? Mga pagsasabi sa utak na ganun lang, ano. Ganun dapat, no? So, yun. Ang mahirap din kasi yung, diba, sabi ko nga, may cycle siya, no? Sa fear, ay sa emosyon, diba? Karang yun, emosyon, no? Bigla na lang, oh, may nagsabi sa'yo ng ganito. Medyo masakit, no? Parang pakaramdam mo, parang sabla yung sinabi nun, ah. Parang ganun. Dadamdamin mo na yun. Kasi kasama yan, emosyon, feeling. Natural lang yan. Merong isa, meron ako isang kaibigan. Kaibigan, parang ako, subscriber ko yata. Parang iba na yung pinapoint ng mga sinasabi. Sabi ko, kung ano yung mga sinasabi ko sa vlog ko, sa mga sinasabi ko sa inyo, mga ganyan. Ito talaga, naranasan ko to. I mean, nauunawaan ko na to kung bakit ganito nangyayari sa akin. Ang labas para sa kanya is ano, parang wala nangyayari. Sabi ko, hindi ko kayang iano, halimbawa, hindi ko mahirap explain, no? Ang hirap niyang ipaliwanag kung sa chat-chat lang. Minsan tumawag siya isang beses. Parang iba na yung tono eh, parang ginagawa ko. Diba? Hindi ko kayang yan sa kanya i-explain ng isa-isa. Sabi ko, manood ka na lang, intindihin mo na lang kung ano yung ano. So, biglang binaba. Yan talaga. Sa akin ha, para sa akin, kasama na talaga yan. Nasa sa kanila na yun, no? Basang sa akin dito is, turuan, no? Punuin natin ng kaalaman yung isip natin. Dahil ito talaga nagpapaginawa sa akin. Kung kayo man, nahihirapan kayo ngayon, no? Mali din ako eh, no? Mali din ako na
chat nyo ako kung gusto nyo, di ba? Yun, medyo ano din ako doon. Medyo, hindi ko rin ano na, ganun pala, pwede pala mangyari yun, no, na, pwede ka nga naman nilang i-chat. Tapos maglalabas sila ng mga ano nila. Parang madadamay ka pa eh. Parang ano din, no? Pero nasa inyo na lang din yan, no? Kung anong, ano nyo, kasi nga, emotion eh. Ganyan din ako, yung medyo magagalitin. Konting sablay na masabi mo is big deal na, mga ganyan. Intindihan ko yun. Walang problema sa akin. Ano lang sa akin is, sana, maunawaan nyo, no? Yung lahat ng mga sinasabi para hindi na kayo mag, ganyan ba? Mahirapan ng gusto, no? Dahil pagdating sa emotion at feeling, kasama talaga yan. Hindi na ano yan sa akin, hindi na bago yan. Kung may masabi man sila, okay lang, tanggapin. Di ba? Ano kasi, sa ganitong pag-aaral, no? Sa ganitong pag-share ng mga experience sa mga learning, lalo lang ganyan, lalo sarado pa, no? Hindi pa nila alos na unawaan yung nangyayari. Wala, hindi, ano, hindi sumasakto, no? Pero, sana, maunawaan mo na, no? Kung sino ka man. Shoutout sa'yo, no? So, yun. Sensya na kayo, no? Yun lang ulit ako na pag ganito, no? Na sasalita-salita, no? More on ano na kasi ako, yun. Sa sundo, ayun, hatid ng bata, sundo sa tanghali, mga ganun. Kaya, hindi ako anong magsalita kayo, no? Pero sana pagtyagaan nyo na lang. So, yun. Sunod natin, no? Ang daming sinasabi, pakwento-kwento pa, no? Pag nasa fearful thoughts ka na, yung mga thoughts na nangyayari, nasa isip mo na, no? Ayan. Gumagana naman yung mga takot mo, yung mga kung ano-ano ano sa isip mo, no? Ayan. Mga pag-aalala, yung parang nasa emergency ka na. I mean, yung tawag din, feeling mo mamamatay ka, yung mga ganun ba? Feeling mo, ito na yung time para makapag ano ka, no? Para daling ka na sa ospital kasi sa araw-araw mo na hirap, tapos ngayon ang lakas-lakas niya, parang gusto mo nang magpasugod sa ospital, di ba? Sa akin, no, sa mga napapanood ko, mga podcast, no, meron doon ilang beses siyang sinugod sa ospital, 22 times yata, pero meron pang mas malala doon, pero isipin nyo na lang yun, 22 times siyang dinala sa emergency. Tapos ang wala naman nakikita sa kanya, puro kulay. May ibig sabihin, sa paulit-ulit na nangyari na yun, talagang yung takot niya is malakas. Ibig sabihin, kayang-kaya siyang padaling, isugod sa ospital. Kasi nga, siguro hindi na siya makahinga o sobrang hirap na nung pakaramdam niya. No? Kaya, yun nga, sinasabi ko sa state of emergency na siya. Parang pakaramdam niya talaga, ayun na, katapusan na. Or talagang hirap sa ganung sitwasyon, no? Doon na lang eh. Doon mo na lang maiisip na clear naman yung mga ano niya. Clear naman yung laboratory. Tapos okay naman. Pag umuwi, okay naman siya. Tapos siguro mga ilang araw. Ganun na naman. Babalik. Diba? So, para yun siguro sa mga taong hindi pa nila naintindihan kung ano nangyayari, no? Meron talagang ganun. Ako nga isang beses lang eh. Isang beses lang ako nagpadala talaga ng ospital, pero talagang masakit kasi alam nyo naman, ang laki ng bayad, tapos hindi pa alam kung saan kukunin yung pera, di ba? Ano nyo naman, sa atin mga Pilipino, diba? Hindi naman tayo ganun ka-yaman, di gaya ng ibang na mayayaman. Kahit anytime, pwede sila magpa-ospital kung sakaling makaramdam sila. Isa gaya nating mga ano, di ba? So yun, di ba? Ang daming kwento eh. Nais ko lang din magsalita, no? Na parang medyo na ano ako. So, ayan. Problema, no? Para makalabas tayo dyan sa... Or... Para mailabas natin yung ating sarili dyan sa stick na nangyayari sa inyo, no? Sabi, yun nga, hanapin natin yung problema. Sabi ko sa inyo, ang problema mismo dito, hindi yung anxiety, no? Hindi siya.
problema dito is yung respond mo, no? Yung response mo doon sa nangyayari sa iyo, no? Halimbawa, nakakaramdam ka. Ano itong pakaramdam ito? Yun. Ang iniisip mo is may problema ka. Meron kang, may masamang mangyayari sa'yo. Yun ang problema. Ikaw mismo ang gumagawa. Kaya nga sabi ko noon pa, kung ano man yung ano dyan, ikaw lang din ang dumadagdag. Ikaw lang ang gumagawa sa kanya. No? Ikaw lang yung nagpapalala. Dahil, hindi mo pa siya naiintindihan kung ano yung nangyayari sa'yo. Kaya mas mahalaga talaga na maunawaan natin or maibaon natin sa isip natin yung mga ano, ganitong bagay, no? Ganitong mga aral, no? Mga learnings na dapat na meron tayo. Kasi yan ang maglalabas sa inyo, no? sa state nyo ngayon, no? Kung ano man yung sintomas nyo ngayon, no? Kung ano man yung pakiramdam nyo na sobrang lala, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, meron talagang mga malala, eh. Meron mga sobra-sobra, no? Kaya mahalaga talaga, malaman nyo, no? Malaman nyo kung ano yung state nyo, no? Talagang mahirap, nahihirapan kayo ngayon. Kung anxiety disorder talaga yan, is talagang makakatulong itong mga video ko. Ang una nyo dyan is magpa-doktor muna kayo, alamin nyo muna kung talagang anxiety disorder yan, no? So, yun. Dun na magsisimula yun. Doon na magsisimula kung ano yung dapat mong umpisahan, kung ano yung dapat mong gawin. Basta ang payo ko lang sa inyo, punuin nyo ng kaalaman yung isip nyo, mga kapatid. Ayan talaga magdadala sa inyo sa recovery. Ako na nagsasabi sa inyo. Kapag kulang kayo sa kaalaman, hindi nyo alam kung ano yung ano. Wala. Kasi ganito eh, yung sintomas na lagi ko sinasabi, no? Lahat ng pakiramdam na yan, lahat ng mga emosyon na yan nangyayari sa inyo, isa lang yan. Diyan lang din yan sa anxiety, no? Yan lang, kasama talaga yan. So, kapag naunawaan mo na ng anxiety yan, lahat ng mangyayari sa katawan mo, lahat ng pangit na pakiramdam na yan, sa anxiety lang yan. So, ang anxiety is kailangan nating, maunawaan. Ay, nasa state ako naman sa, sensitized yung katawan ko. Okay, alam ko na to. Alam ko na ang gagawin. Wala akong gagawin. Alam ko na to. Hiyaan ko siyang lilipas. Lilipas din yan, mga kapatid. Sa akin nga, seconds. Sabi mo sa'yo, seconds lang. Wala na eh. Parang ano na. Kasi, ang proof talaga, ang tanging ano dyan, prueba, I mean, yung resulta is nasa sa inyo rin, nasa pakiramdam nyo rin, na, kaya ko ngayon ah. Ay, maganda yung pakaramdam ko ngayon ah. Kasi hindi ako na-anxious ngayon. Minsan, mamimiss nyo na rin niya yung pakaramdam na yan, sabi ko sa inyo. Gaya ko, no? Kasi parang ang gaan-gaan ang pakaramdam ko. Kasi ano yung hirap ko sa pag-ano. Minsan, mamimiss nyo ah. Parang hahanapin nyo yung gano'n na pakaramdam. Na hindi nyo napapansin. Hanggang sa nawawala na yung iba, no? Hindi nyo na na-ano, di ba? Maano niyan, diyan yung mapuprove na may pagbabago. Nasa ano na kayo ng recovery. Nasa mga nandiyan na kayo sa healing journey. So yun lang, mga kapatid. Basta hayaan niyo ng ano diyan. Ayun ang paraan diyan para makalabas kayo diyan. Ayun yung daanan, no? Kung ano mang pakiramdam yan, kung ano mang hirap yung nararamdaman, hayaan niyo lang. Hayaan nyo siya kasi kung ano yung problema, yun yung hindi, kumbaga, yung anxiety hindi yung problema eh. Yung problema yung ikaw, yung response mo, yung reaction mo doon sa nangyayari sa katawan mo. Kung ano man yung iniisip mo, ikaw nakaramdam ka, ang iniisip mo kagad nasa emergency ka or bakit yung ano mo, gusto mo ganito, gusto mo tanggalin, gusto mong ayusin, gusto mong labanan. Hindi kapatid, hindi ganun yun. Sabi ko nga sa inyo, meron dyan reverse method eh. Kung balikan nyo nalang yung reverse method dyan. Yung mga video ko, no? Basta, kung ano man yung pakaramdam nyo na yan, kung ano man yung mga sintomas na nangyari sa inyo, bitawan nyo na. Huwag nyo kontrolin. Hayaan nyo. Lilipas at lilipas yan. Bitawan nyo na. Kumbaga, kung ano man yung pagpipigil sa sarili nyo, kung ano man yung
suot, abdi, kung ano man yung pakaramdam na yan, paninigas, kung ano. Bitawan nyo, ihilay-ilay nyo yung katawan nyo, no? Tuloy lang sa ginagawa. Huwag nyo siyang intindihin kasi kumbaga ginagawa niya lang yung ano niya, yung ginagawa niya lang yung trabaho niya dahil dahil nga nasa state ka eh, no? Although hindi natin alam kung saan nanggaling yan, kung saan, kung ano nagpa-trigger dyan. Basta bitawan nyo mga kapatid. Ayan ang tanging magawa nyo dyan. Dandyan ang recovery. Ayan ang sinasabi kong acceptance. Real acceptance siya mga kapatid. Ayan ang totoo, ayan ang katotohanan mga kapatid, sabi ko sa inyo. Once na binitawan nyo na yung pagpipigil nyo, yung mga paglaban nyo dyan, kaya sabi ko sa inyo, huwag nyo lalabanan, hayaan nyo lang. So yun, yun lang, no, di ba? Galit na galit. So, sana lang, no, sana may nakuha tayo dito ngayong vlog na to, no? Wala talaga, hindi talaga makaano, you know, kaporma ngayon. So yun, maraming salamat mga free, no? Na-miss ko lang din mag-vlog at miss ko rin magsalita-salita. Maraming salamat mga free.